pasensya ko din na kumukuha ako ng sahod dito galing kay gobyerno, tapos ginagamit ko kay gobyerno na sama-sama. Kaya nagkakaroon ako na hindi maganda yung nasa isip ko na parang mali itong pinasok ko. Ang barangay ay ang pinakamaliit na unit ng ating gobyerno. Dito nagmumula ang pundasyon ng pag-aalaga at pagbabantay ng kapakanan ng bawat mamamayan. Sa darating na Oktubre 30 ay muling itatala sa ating kasaysayan ang pagpili ng mga kandidato na mamumuno sa ating mga barangay. Ito ay ang malayang pagpapahayag ng ating karapatan para ilagay sa pwesto ang mga lider na tutugon sa mga pangangailangan ng ating komunidad at ang mangangalaga sa ating kinabukasan sa susunod na 3 taon. Sa lagpas na 5 dekada na pag-usbong ng CPP-NPA-NDF, isa ang barangay eleksyon sa kanilang taktika para makapaglagay ng mga makinarya sa loob ng gobyerno. Ang mga kadre at kasapi ng teroristang grupo na ito ay siyang patagong magbibigay suporta para isulong ang armadong at maging sa legal na pakikibaka laban sa ating gobyerno. Ako si Margie Rapisa de la Cruz, taga barangay Diit Matuginaw Samar, na-recruit ako sa ilalim ng mga front organization ng CPP-NPA. Noong 2009, itinalaga ako ng NPA na tumakbo, pati yung mga kasamahan ko na kumandidato bilang barangay captain. Before pa man kami pumunta sa Comelec, nagkaroon muna ng eleksyon doon sa NPA. Ako ang barangay captain, at sa doon sa pag-file ng Certificate of Candidacy, barangay captain yung posisyon na tatakbuhan ko. Nung kami na, mailagay na kami doon sa posisyon na yun, doon na lahat ng mga utos ng CPP-NPA ipinasok na sa amin. Lahat ng mga tasking hindi, sa ayaw at sa gusto namin, napipilitan kami sumunod kasi. Pag hindi kami sumusunod sa mga utos nila, ang ginagawa ng NPA, sumusulat ng 3 beses, pinupuntahan ako. Nanalo kami kasi yung kalaban namin, pinuntahan ng NPA na hindi ka pabutuhan sa mga tao. Kasi ito yung ano namin, ito yung itinalaga namin as barangay captain, at saka ito yung mga, yung gusto namin na maghumawak ng posisyon dito sa barangay kasi kasamahan namin sa organization doon sa loob ng CPP-NPA. At ito yung itinalaga ng partido. Ito ay isa lamang sa maraming kwento ng pananamantala at panggigipit na ginagawa ng CPP-NPA-NDF sa mga barangay. Lingid sa kaalaman ng lahat na mga animoy mga pinili ng teroristang grupo, ito na ang umpisa ng masalimuot at magulong buhay nila. Kahit gusto ko na nga lumipat ng ibang lugar kasi habang nandun ako sa amin, wala na kasi akong time doon sa pamilya namin. Kasi pag galing ako ng dito sa white area, pag umuwi ako doon sa amin, may sumusundo na sa akin ng mga NPA papunta doon sa loob. Mismo hinantay na, inaabangan na ako. Kunin na ako doon ng NPA, papunta na sa kanila doon sa kampo. Doon na naman magsasagawa ng mga meeting kung ano yung mga pinagplanuhan dito sa legal. Dadalin. Pagkatapos naman dito, pabababae naman ako dito naman sa legal. Yun ang kinaanuhan ko na kasi wala na ako, hindi na ako nakakapag-stay doon sa amin. Yung anak ko, doon na lang parati sa mga magulang ko, doon na lang naiiwan. Noong iski chairman ako, sir, 5 years. At saka naging treasurer, 3 years. At saka naging barangay kagawad, 3 years din. Barangay captain, 3 years. Simula pa noon, sir, ng iski. Oo. Hanggang sa naging kapitan. Pero dito na sa paging barangay captain ko, dito na maraming mga organisasyon na mga hinawakan ko. Kumbaga, kung saan-saan akong lugar na pupunta ng dahil sa mga utos ni NPA. Yung mga utos sa akin nung iski ako, mag-organize sa white area dito sa province sa Samar, mag-attend ng mga pathfinding mission, rally, edukasyon, yung mga iba't ibang pinag-aaralan, mga aralin doon sa loob ng NPA, yung mga araling aktivista, sa halipot na kurso, it's KKRP, yun, tapos saka
iniimbita kami nila doon mismo sa kampo para mag-attend sa mga anniversary ng NPA. Ano, nung naitinalaga at nanalo na kami as barangay officials, doon na, bawat isa sa amin, humihingi sila ng porsinto. Yung honorarium namin, bawat isa, kumukuha sila ng kaming 11 yung total na nakukuha nila sa amin, ginukuha nila sa amin, 7,700 per quarter. Maliban pa yon sa isang sakong bigas every month, sabon, tabako, kape, asukar, yun ang mga hinihingi nila sa amin na kahit walang wala kami sa sarili namin, binibigyan na lang kami ng mga sulat or may inuutosan silang mga tao or mga NPA na ito kailangan namin galing sa inyo. Yun ang kinukuha nila sa amin. At saka pagdating ng December, nangihingi sila ng mga ano daw para sa anniversary ng sa CPP, sa NPA. Sa baryo kasi, sa mass base, may tatlong kategoryan. May tinatawag na bagger area, may sugar area, at may larangang gerilya. Mayroon ding pamamaraan na, sige, kung isa kang kakandidato at ako'y nandito pa sa poder, gagawa niya ng paraan ng BOP at saka ng teritoryo na huwag ka muna, siya lang muna, hanggang sa mag-last term para walang gulo.